and Daren Lim. Kumusta, Daren? Okay naman. Kumusta? Basically, lockdown lang. Relax lang. Tsaka naghanap ng mga pwedeng panoorin, ganyan. So, this past week, pinanood ko ulit yung The Departed. Napanood mo na ba yun? Maganda ba yun? Hindi ko pa napanood siya. Actually, ano siya? Parang it's a cop movie. Tapos, yun, medyo maganda lang yung paggagawa talaga. Siyempre, Martin Scorsese. Mga ganun. Ah, sige nga, abang panoorin ko yan. Ang pinanood ko nung itong nakalipas na linggo, ano yan, maikling series lang, The Queen's Gambit. Ah, nakita ko yun si Netflix. Parang, okay, parang tungkol sa chess. Okay. Yung airpot ko, ano eh, yung airpot ko magaling sa chess eh. Ako bulok, sobrang bulok. Magaling ka ba mag-chess? Sakto lang. Actually, naalala ko rin dati kasi I think every high school or grade schooler dadaan ka sa chess phase, diba? Parang sobrang kong bulok eh. Kami nung mga friends ko naglalaro eh. Ako yung pinakabulok. Yung kapatid ko magaling. Kaya, pero maganda yung ano, kung dinaanan mo yung chess, maganda yun. Naalala ko parang yun kasi yung madali lang. Like kahit sino, basta may set ka, kahit sa corridor ka lang. Di mo, kasi basketball court, pag 10, wala na eh, diba? Oh, mainit na ba yun o bawal? Alin? Yung basketball. What do you mean? Alin yung bawal? Sa amin kasi nung high school, hindi ka na maglalaro after a certain time kasi mainit na. Walang bubong yung court sa school namin. Yeah. Ano ginawa niyo nung bagyo? Actually, yun nga pala. Parang so, sabihin ko lang, I hope everyone is safe, diba? Yung mga nakikinig rin dito sa podcast na okay sila nung time ng bagyo. Alam ko, grabe, dito sa Manila medyo sakto lang eh. Pero parang sa ibang part of the country, medyo grabe yata. So, ano, prayers up to them. Yung kapatid ko tsaka ermat ko nasa Quezon eh, dinaanan sila. Ayun pala, yeah, oo, may family. Yung ano, yung hindi naman sobra, pero yung bakod nung kapatid ko, binabangga ng puno, butas eh. Nabutas sa lakas nung bangga nung puno, nabutas yung bakod niya na ano ah, hollow blocks na makapal na pinagawa niya na kahapon, pero minimal damage naman. Grabe. Pero meron akong wala masyado eh, 'di ba? Pero pag makita mo sa news, parang grabe rin talaga. May PTSD ako diyan eh dahil twice na binaha yung basement ko eh. So kinakabahan ako doon. Pag-usapan na pa natin sinong first guest natin sa first episode natin dito. Itong offstage hang na pag-usapan natin before the bagyo. So na, anong concept kasi first episode eh, 'di ba? Yeah, so bale itong unang guest natin for me medyo near and dear kasi nung high school, hindi telling ng age pero kami up until college, parang palagi namin kino-cover yung songs nila. As in, kabisado namin yung albums, ganyan, pag-areglo. Tapos, one of my favorite albums sa OPM is, yun nga, Methods of Breathing. So, I think, nagulat rin ako nung chine ko online. 4.5 yata siya sa All Music, parang ganun. So, medyo parang, parang na-confirm yung inisip ko. Ayun, so, without further ado, yung first guest natin is guitarist of Chicosci and Sandwich, Mong Alcaraz. Hello. Ayun. Good morning! Good morning. Good morning. Kumusta ka, Mong? Okay lang. Anong ginawa mo nung bagyo? Natulog. Hindi ka sumama sa Batangas? Hindi, may unfortunately, work must happen. So, yan. Stay at home. Ano mga pinagkabalahan mo ngayon? Dito na ako natira sa studio. Sa studio. Eh. Oh, teka lang. Kung makita nyo, may kaman. Ba't ka lumipat sa studio? Ang daming may
blessed tayo ngayon with work. So, nice. Tuloy-tuloy lang tayo. Whiskey is always nice. Yes. So, I guess since sa podcast din tayo, and even though parang alam na rin namin ni Rayms yung medyo konti yung background, like, ano, for the listeners lang, I guess, ano yung mga, like, I'm sure a lot of young musicians want to know, ano yung journey mo from, like, learning your instrument, finding your instrument, tapos hanggang na medyo, like, you were confident enough to, ito na yung instrument ko, and then I can perform. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung instrument ko eh. Okay. Ano ba? So, when I was young, maybe 4th, 5th grade, yung sister ko nag-aral, nag-take ng piano lessons. Then I'd watch. I didn't get piano lessons myself. Tapos, pagtulog na lahat, araling ko yung, at subukan ko yung mga piano niya. Tapos, yun. Yun yung first, ano ko, first dabbling into playing an instrument. Soon thereafter, sa school, syempre, may mga nagdadalang gitara. Tapos, hindi naman marunong. Ang hirap rin kasi hindi ka naman makapagdala ng piano sa school, di ba? No? May dala ka, di ba? O tara, kanta tayong Eraserheads. Hindi. So, una mo instrument pala, piano, hindi gitara. Mm-hmm. Pero ano yung, anong sound sa bahay? Sounds ng parents mo tsaka ng siblings wala. Mo? Wala. Greatly uninfluenced by pag may nababasa ang mga articles nga na this was the music at our house and so on and so forth. Hindi ako masyado makarelate kasi both parents ko accountants. Ano ba? Walang parang ang music namin sa bahay yung kung ano yung kasama sa Disney. Siyempre yung mga pinapanood namin ng bata kami. First cassette ko na binili, Roxette Tourism. tas Bon Jovi, Keep the Faith, kasi na maganda yung nagustuhan ko yung video sa MTV or Channel V ba yun. Pero yun, wala masyadong direction by way of family yung music sa akin. Siguro ang pinaka influence na lang ng parents ko at the time was ang lakas. Ang nakuha ko sa kanila, malakas mang asar yung mga yun eh. Yung both parents, parang so pagtutugtog ka ng piano, mauna pa yung oh, sabit ka na naman. Ano ba 'yan? Sabit-sabit. Mauna 'yun. So, yun yung best. Yes. Oh, yun yung best influence na perfection. Means, at saka sa utak ko, parang sila hindi naman sila marunong piano pero naririnig nila yung sabit. That means I must be wary of it. It must be part of my playing. Yun. So, parang from there, paano mo na-decide na guitar na talaga? And when? Hindi ko pa rin nga dinideside eh. Okay. Despite, nagkataon lang na nasa banda ako. Okay. Nagkataon lang na year 20 of my professional career and mas maraming hours lang ako nalog sa recording studio with a guitar than other instruments. So di mo pa rin feel na parang you're still na restricted ka to, you know, guitar playing and din. I guess forte pero not exact. I don't wanna be stuck to it. So would you say yung music influence mo is more from school? I think pop culture. Pop culture. Not necessarily. So, sa simula, school. Kasi syempre, wala ka pang ideas formed. And then, ang makita mo is, ang saya nila magkakasama kasi parang pag
lunch break or recess, parang may dalang gitara tapos kantaan. Tapos nag-appeal lang sa akin na ikaw na, you know how people, pag nakita sila ng eksena, naka-identify sila dun sa kumakanta or dun sa may hawak ng gitara. Parang ever since na yun yung nakaka-relate ako dun sa may hawak na nagpapatakbo ng music. Yeah. Ang isang major catalyst rin na doon ako napunta sa at naintindihan ko na maaga yung banda at yung I guess sing along thing was nag Youth for Christ ako maybe right before high school. Tapos syempre may mga fellowship doon and kainita ng 90s band explosion. So ending ng fellowship was a lot of powwows and may nalang sa Alpadis pa yun eh. One of the retreats we did. Ang ending of a youth concert was Mike D's Luck Luck. By, so, tas, yun. hindi pa patay si, hindi pa namamatay si, ano, si Kurt Cobain nun. Tapos, ang yun yung mga naalala kong inaaral namin. All apologies, kakalabas lang. Ano pa ba? Pero yun yung ano, yun yung I guess catalyst for pushing me into guitar. May isa pa, nakalimutan ko parati na I only notice when I'm actually playing. Sobrang laking influence ng Rage Against the Machine sa akin because exacto talagang when I was learning guitar, sila yung lumabas. Which was great kasi looking back into it, 80% ng riffs ng Rage Against the Machine is classic rock. So, Led Zepp, The Who, very well informed and hindi siya malalim, tunog simple yung ibang riffs, a lot of single note riffs and whatnot. But you learn a lot about, okay, less is more. Kaya pala gumagana yung Killing in the Name of kasi swang siya tapos isang kick lang na boom, ah, boom, ah, gung-ganang, gadadadang, gung-ganang. So aga pa lang, gets ko na merong swing, merong straight, tapos may rock and roll. Yun yung ano. At doon na rin yung ano, yung decision ba't ako nag-gitara. Kasi, so, piano, nakinapa ko lahat yung riffs ng Rage Against the Machine sa piano. Talaga, stig. Bomb track. Basta, yun. Tapos, syempre, gusto mo pakita sa inyong friends na kaya mo tugtugin, pero hindi ko naman madali yung piano. And, eto, connected din sa fellowship. So obviously, nag-YFC ako with myself, which meant na galing CFC yung parents ko. Tapos, ano yung CFC? Couples for Christ. Okay. So meron rin, ano yan, diba? Parang, yung whole point of it was moving around households. Yun yung prayer meeting, lilipat-lipat. Para yung family dun sa community magkakilala-kilala. Anyways, lalo mo kaming gitara sa bahay. Pero one week na iwanan yung gitara na ginamit sa fellowship sa bahay namin. It was a Yamaha CG40. So, mantagal. Hindi lang pala one week. So, medyo paint by numbers ako tapos yung mga kinapa ko sa piano linipat ko sa gitara. Yun yung first ano. So I couldn't play chords. Napaka crucial rin na kunwari bomb track na single note lines. Madali ano eh, di ba? Sa gitara tong 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 tong. Pwede mong i very basic na tugtugin eh. Okay. Kasi at that point, mas mahirap pa sa akin yung laklak kaysa sa bomb track. Kasi may bar, ang main riff ng laklak is an F-sharp bar chord, which I had no physical strength to do just yet. At 14. Classical yan eh, no? Yung CG. Kailan ka nagka-gitara? Yung sa'yo talaga? Acoustic ba o electric? So yung, eventually, so nawala nga yung acoustic guitar. The following year,
hiniram or binili na yata ng tatay ko yung same guitar na yun. Kasi bumalik sa bahay, same guitar. Pero hindi na siya nawala. Nasa iyo pa hanggang ngayon? Naundoy yun eh. Ay, oo, sayang. Naundoy. So ang first ever gitara ko na hindi ako bumili. So I kept at it and I got, I guess, pretty a little better or some proficiency at it. Tapos binilan ako ng electric guitar ng 1995-96. Well, freshman ako sa high school. Tapos, yun yung first guitar ko na yung Ibanez Iceman. Ah, talaga? First guitar yung Iceman? You still have it, diba? Oh. Pretty much stock. Ano ba? 96. It was 15,000 pesos sa RJ Guitar Center sa Galleria. The Iceman is a Kiss guitar, diba? Oh. Ace Frehley. Pero hindi yun yung ano. Ang idol ko noon si Jay Younger ng White Zombie. Galing. So by way of White Zombie yung nasira yung nawasak yung yung bilib ko sa nila kasi so I had this friend in the States na nagpapadala sa akin ng taped MTV ng mga music videos and snail mail, papadala siya VHS. Tapos yung MTV Music Video Awards na final performer, White Zombie. Ay, napanood ko yan. Tapos, kinalat nila. But hindi sabay. Nauna yung sample, tapos hindi sinabay ng Tempesta. Tapos yung buong banda, sumabay sa sample, sa kay Tempesta. So, delayed sila sa ng More Human Than Human. 96, ano kaya yon? Monitoring problem, no? Wala pa naman kasing in-ear nun eh. Hindi, nagkamali ng pasok yung isa tapos wala nang atrasan. Alam nga naman tumigil sila. Ngayon ko na lang, syempre, so yun, di ba? So the past year and a half, we've been incorporating samples and in-ear monitoring. Tapos, ngayon ko na lang naitindihan kung gaano ka nerve-wracking siguro yung nangyari. Ang tindi rin kasi pag hindi ko na nga mahanap sa YouTube yung performance eh. No, I've been trying to watch, I've been trying to find it para malaman natin kung ano nangyari yan. Sobrang kalat talaga. Naalala ko 'yun eh. Sobrang kalat. Napanood ko live on TV, on TV ko napanood eh, parang anong nangyayari? Hindi sabay yung basta may sample kasi. Hindi ko rin maintindihan at the time. Pero 'yun pala 'yun. Nauna sila ng mga kalahating bara. Yung awkward pa. Yung awkward na yun. So, and then, so after then, saka ako na syempre parang, okay, check nga natin tong Kiss. Ano ba, ano bang meron dito sa ano. At very connected sa eksena yung ano, yung actual Iceman. Kasi, nung time na yun, hindi naman parang ngayon na we are official dealers. I'm sure at that time meron na rin, pero there was a lot of parallel stock. Meaning isa-isang binili na kunwari si RJ pumunta sa States, bumili ng dalawang ganong piraso tapos dinala rito. Or anyways, yung Iceman at that time, dalawa lang yung alam kong nasa Maynila na binibenta na nasa retail. Meron if you ever saw it in two different places. Malamang manually dinala lang yun sa kabilang store. So, yun yung naalala ko. So, yung isang Ibanez Iceman, yung nasa akin, yung black na ivory yung hindi piping. What do you call? Fretboard? Ang tawag ito? So, yung outline ng gitara? Bindings? Binding. There you go, yung binding. So, ivory binding. May isa pa na black na times 2 yung presyo. Tapos parang, oh my gosh, ito yung, this the one. Mother of pearl yung binding. Mother of pearl yung ano. Doon ko na, yun yung first
encounter ko sa word na mother of pearl. Parang, okay, premium siya. Mother of pearl. This is the one. So my first gig in... So kaya ko binili ni Iceman kasi ayoko ng makeup pareho. Number, very, ano yan, very ingrained sa akin na wala ka, dapat ka pareho. Dapat unique. Dapat, sino nagturo sa iyo niyan? Saan mo nakuha yung... Parents. Ganun? Parents. Okay. Bakit bibili niyan? Eh, lahat may nakaganyan. Parang ganyan. Oh. Very maaga na yun, naturo sa akin yun. Then, so, yan, may guitar, may sariling guitar journey na. Tapos napunta, fast forward to our first ever Club Dread gig. With which band? Early incarnation of Chicosci. Okay. Kami na ba yun? Oo, kami na. More or less, yung first lineup ever ng Chicosci nandun. So that's you, Miggy, Calde, Joel, and then si Maui, before Sunny kasi ito eh. Hindi pa namin nakikilala. Tapos, saba kami sa Club Dread. Si Yug, wala pa? Wala pa. Okay. Ano ba to? 98 to. Hindi pa may album na kayo nito? Wala. 2000, year 2000 ang first album. Okay. Hindi ko maalala. Pero wait. 97. Let's back up. Paano mo na-form yung band? Sinipa ako, tapos kinuha nila ulit ako. wait. Sadali. Back up. Paano mo sila kilala? Lahat mo kami lahat. Magkakaklase kami lahat. Same class? Oo, classmates. Chicosci is from the same class as Tig. Yeah. Ateneo ba to? Sa Ateneo. Okay. Si Miggy, kaklase ko since prep. Talaga? Oh, ang joke namin is he's my meet my oldest friend. Like literally. Tapos what got you together, 'di ba? Parang what is it, a band? Is it anong event? Paano mo dinecide na ikaw kakanta, ikaw mag-bass, ikaw mag-drums, 'di ba? Paano in one, that's rare, one class, 'di ba? Okay, so sa buong mundo wala tayong kilalang ganun eh, kahit sa nabasa natin. Wala ba? Same class? This mind blowing. Diba, pwede, baka rin kasi connected sa eventually may mga battle of the bands. Tapos syempre ito pamato ng klase namin. So okay. Alam mo, may baka may nagkataon lang na kami nagkaroon ng trabaho by way of the battle of the bands. Ano ba? Yeah, I think battle of the bands talaga yung ano. Ang laking part yun ng band culture at the time. Kasi pag nung nagkukwento kayo early on when you produce the second album, sabi mo na, swerte nga kayo na puro original na ngayon, na naka-experience kayo ng concert na erasered sa tutugtog pero buong arena ang sasagawin, Bon Jovi! Bon Jovi! Alam mo yan, wala, nalagpasan namin yung particular stage na yun na meron, kunwari, mga kwento naman nila Mike Diaz, sila yung... Kunwari, meron, kami yung Alice in Chains ng Pilipinas. Kami yung, may ganong generation kasi ng bands, diba? Na-experience namin yun by way of Battle of the Bands. Parang, yun na yung, actually, feeling ko yan yung general understanding ng mga tao na, yan yung ano, pumupondo ng Dream Theater. Ito yung pumupondo ng ano. Diba? Medyo ganun pa rin naman hanggang ngayon. I think na-relegate lang to band competitions yung ganong TV show. yung ganong ano, yung ganong culture and thinking. So yun sa amin ano, si Miggy ang alam kong ano, so sa banda siya yung una nagkabanda at una nakasali ng Battle of the Bands. Ang kabanda niya is si Dave Abaya na brother ni Mark. Bad Burn. And then, Mike Bacalzo. Sino pa ba nandun? Si Coco.
And they were hindi, iba rooftop 'yun eh. Sino singer nila? But anyway, si Jay. Okay, anyways, so yung pondo nila was Pantera. Tapos sinabi wow. nila we were in 6th or 7th grade. Tapos yun. This Love ang tinugtog nila. So naalala ko yung contest. Tapos may mga iba akong kaibigan na nandun na tumugtog din. Si Nino Avenido na batchmate rin. Hindi pa yata tumutugtog. Eh. Nino of Greyhounds. Of Greyhounds, yeah. Hindi pa yata. Anyway, so nagka-Battle of the Bands. Following year, high school. So, reset lahat. Parang reset yung mga classes. Reset yung sino yung mga barka-barkada. May bagong influx na mga galing ibang school. And lo and behold, magkaklase pa rin kami ni Miggy. Destiny! At si... Astig na hindi. Si Calde sa high school na lang ba? Hindi ko maalala kung grade 7 kaklase ko siya. Hindi yata. Si ano, ang kaklase namin at original kabanda namin, si Mike Benedicto of Outer Hope. Siya ang original singer namin. Tapos yung first band namin. So, yun na nga, di ba? Meron mga, ito ang Dream Theater ng section ganyan. Ito ang Pantera ng section ganyan. Kami yung Toad the Wet Sprocket at Gin Blossoms. Siyempre, freshman eh. So, lahat kayo nanliligaw, naghahanap na... Pogi music, pogi. Pogi muna. Yun yung way para magkaroon ng bandmates na girls. Nung time na yun, parang, talaga? Sige, ano tayo? Kung ano man. Napag-usapan natin to sa ibang podcast, Rayms, yung hindi ko talaga mapeke or ma-backtrack, pero yung corn na VHS nagbago ng maraming bagay para sa amin. Corn Who Then Now. I think it's on YouTube. Hindi ko maalala kung taped siya or... Hindi, meron pa kami yung actual original... Di ba, VHS, may sleeve pa yun dati. Mm-hmm. So naalala ko na, yeah, we had that original copy. Sino nagdala? Okay, so more parallelisms with our 90s friends. Kami ni Mike, parati mayroon pag-usapan. Si Miggy at si Glenn... Jacinto of the team. Mm-hmm. Pareho yung how you say effect and role dun sa band. Si Glenn at the time would go to LA in summers and tape K-Rock, tape bago pa magkaroon yung Z-Rock Top 50. Di ba meron ganun dati sa NU? So bago natin ma-import yung show na yun, we had access to certain things na yun na nga, which born a lot of bands before na kunwari magte-tape ng mga one-hit wonder grunge bands. So kung merong access nun, tapos ikayo yung nag-cover, tunog-urig yun. Wala namang ibang nakakarinig to. Wala pa iba nakakarinig nun eh. In our case, nanood ng concert si Miggy ng Korn at Deftones. In 96, 97. So bagong-bago pa sila noon, hindi pa sumasabog. As in totoo, parang hindi pa, wala pa. Deftones well, wala pa. Same show. Oh, same opening in Deftones. Oh my God. Tapos nakuha yung VHS, tapos before you and everyone's cousin was listening to. Kasi nung pumutok yun, literal lahat talaga, yun yung pinapahingan. We got a copy of that. Watch the video. Tapos isang buong culture drop talaga eh. Parang, naka-dreadlock sila. Ang ganda ng beanie. Yung damit, lahat. Parang, kung merong, may new wave dati, may grunge. Ito, isang bagsak sa isang VHS. Yun na, parang pinapakita lang, tumutugtog sa house party lang na tapos lasing na sila, tapos, pwede pala yun. Pwede pala na kontsabahin yung mga kaibigan na magpa-concert. Yan.
So lahat 'yun nasundan namin yung I guess trajectory, and I guess a lot of people are batch. Evident naman siya dun sa yung band boom namin nung kung may band boom ng 2000s. Kupaw, new metal, 5 years later, post-hardcore, emo, screamo. Medyo talagang doon naman yung, sinundan naman yun talaga. Yeah. So, yung question mo na paano nagka, ano, paano na-decide yung sino yung mga tumugtog. Wala kami, si Miggy lumapit sa akin, para ano, sinabi niya lang na, so magkakaibang combinations pa kami, diba, sa banda. May lang, parang gusto kong kumanta. Sabi niya lang. Dati ba gitarista pa siya? Bassist si Miggy. So lefty na bassist. Oh. Lefty siya, 'di ba? Lefty. Oh. Si Rex Brown ba lefty? Parang oo, 'di ba? Hindi ba? Pantera. Hindi ko maalala. Oh, well, anyways. So, okay. So nakatambay lang kami sa labas. Second year high school 'to. Katambay lang kami sa labas ng klase. Tapos dumaan si Calde. Kasi naglalakad lang. No? Wala siya minding his own business. Parang cool siya na basis, no? Imagine mo. Ganun ang audition. Ginagano namin eh. Ginagano namin. Parang bagay sa kanya mag-bass. Wala siyang idea. Hindi siya marunong mag-bass. Pinahiram namin yung bass. Pinahiram ni Miggy yung bass ng dad niya. From a 60s surf band. Yun yung ginagano. For the longest time, yun yung record mo, Rayms, yung parang natural yung finish. Wow. Oh, yung vintage na. Vintage pala yun. Oh, nasa D&D ano, office yung bass na yun. The Sink or Swim bass. It's from Tito G, Miggy's dad. Tapos si Joel. Ano lang? Kasi ang trip namin pag kunwari half day or na-cancel yung class, maghahanap kami ng jammingan. Maghahanap kami ng rehearsal space or may one time nakahiram kami ng drums. So, set up tayo rito. Buksan natin yung garahe. Tapos, kunwari concert. Yan yung trip namin nung high school. Si Joel, nasama lang sa amin one day. Second year na to. Kasi meron na kaming drummer talaga eh, na si Chris. De Hoya who... Anyways, basta kaklase namin siya nung time na yun na siya yung designated drummer. Si Joel, wala kami idea na nagda-drums. Alam lang namin, parati niyang binabasa yung fruitcake na book. yun lang alam namin, hindi kami close masyado kay... Well, ako, hindi ako masyado close kay Joel nung time na yun. Tapos, yung pala... This whole time, naaral niya yung buong first album ng Korn. Tapos, first jam sa amin, parang, meron kami hindi matugtog-tugtog. Di ba, usually may ganun pagbata. Hindi na kami matugtog yan kasi yung section na to, ang bilis nung tig-tig-tig-tig-tig-tig. So, first, ano, ball tang ng Korn, parang, hindi namin sinasabayan. Tinugtog niya lang kasi nagpa-practice siguro. Double pads. Hindi ko maalala pero lalat kami para what the F? sa jamming, hindi kayo tumutugtog. Ano, sumampa lang siya. Oh, sumampa siya. Tapos alam ko yung pero kanta. Alam mo na yung tinutugtog niya. Ako, tapos yun na yun. Intro pa lang, alam mo na. So, fired na si Chris. Hindi pa naman. Hindi naman fired si Chris. Ibang band, nagbubuo pa lang kami. Okay. Hindi pa formal band. Hindi pa. Ano lang to, after school jamming. Yun yung ano. Yun so alam niyo na ni Miggy at that time. Lahat kami. Sila. Si Calde ang si Calde at si Maui yung mas barkada ni Joel na time. Tapos parang, yan ang bata namin. Parang, parang ganun yung ano, ganun na form yun. Yun, tapos yung setup niya sa bahay or Gatorade bottle setup like a drum. So inisip ko, late ng target nun. Yung mga bottle caps as ano, tas pillows, di ba? Ganun nangyari yun. Yun, so that's how we reform. Yung main four ng... Kailan kayo nag-start sumulat ng Urig?
juniors. Oh, junior year? Hindi. Next year yun. Oh, we were trying. Meron kaming demo na ano, dalawang really bad ano, really bad new metal songs, Shepherd and Archer. Yun yung ano. Nasa akin pa yung cassette. Ano pa nang... Ah, hindi. Ito maganda. Sumala kami sa Battle of the Bands. Tapos, hindi pa nga pumuputok yung Deftones, di ba? Tapos, tinugtog namin. Wala naman kami sinabi na kung urig or cover. Tinugtog lang namin yung root ng Deftones. Basta it's some Middle Eastern riffy thingy na ano. Tapos si Dave Abaya, for the... Until... I think until... 2 years after, parang ganda ng kompo nyo, bro. Parang, hindi naman ganun ka-exage, pero you get it. may ganung ano, may ganung factor. Tapos, ayun, we were never actually really, we were never good. Parang, yun yung sasabi ko, we never won any of the Battle of the Bands. Best we ever did, even later on, was second or third place. Tumalo pa sa amin sila. Conrad pa yata yun eh. Nang at the time, Plane Divides the Sky. So never namin inisip na ano. But we kept writing. And then, pansin namin na ano na to. So we're getting into college or the summer before college. Parang people started remembering some of the hooks that we have in our songs. Orig na to. Hindi na yung mga cover compo, 'di ba? Yung title compo. May so, scene ba? Alam ko may parang scene sa Katipunan noon eh, 'di ba? Wala pa tayo doon. Wala pa tayo doon sa history niyan. Hindi pa tayo umaabot. Before that Katipunan scene. Oh, before. Ateneo pa lang 'to, Ateneo. Oh. Saan kayo tumutugtog? Sa school lang o school parties, house parties? High school, wala. Jamming pa lang yan. Wala pa yan. Battle of the Bands. Jamming, Battle of the Bands. Learning, you can record in to cassette. Yung mga discovery pa lang. Ayun na nga. Tapos, eh, kung gumawa tayong kanta, anong mangyayari? Yun yung next step. Doon na nga namin discover kasi may yun na naalala ng tao, may 3-song demo. Tapos, so, ito yung pamato namin. Hindi ko natapos yung Club Dread story. Yung Club Dread, so ano na yan? Yan na yan. So doon nga papunta yan. High school, the summer between junior year and senior year. Sige, mag-Club Dread tayo. Subok. Pagsalang namin doon, so ako with my Iceman, think I'm the most unique guy with the most unique guitar. Yung banda na una na sa amin, naka-Iceman din. Yung... The other Iceman? The other Iceman, yung mas mahal, yung mother of pearl. I go, oh, my heart is crushed. Si ano siya. And eventually, naging friends naman kami, si ano yan. The band was Entone with LC. The brothers. Entone yung kasabay namin ng time na yan. At pre Jameer Slapshack, ano, Machine Gun Poetry. Sila Ray. More or less yun na yung ano, yung banda. So yun. Was that the same night na nabangga yung Machine Gun Poetry? Hindi ko alam. I wouldn't know. Di ba nabangga sila sa EDSA? Alam mo ba yon? Hindi. Kasi, di ba nasa EDSA yung Club Dread? Oo. Tapos, sa papunta, may parang island na maliit. Doon sila nag-abang ng sasakyan. Pa-uwi. Tapos doon sila pumara ng sasakyan. May huminto na FX. Eh, hindi naman dapat nagsasakay doon. Eh, pababa yan eh. May truck na bumangga sa kanila. Oh my gosh. And that, I was there. I was right in front of them. They all went, kaya sila nag-disbanded. I think somebody passed away. Oh shit. And they were, most of them were hospitalized. Tapos pag
The next year, pagbalik nila, slap shop na sila eh. With Ray and Jameer. Could be that same night. Hindi, walang tao. Walang nanood nun eh. Konting-konti lang yung tao sa Dread. It was like a weekday. Oh, ganun. Tumakas okay lang kami. Pero anong name na nung band nyo? Shiznit. This is Shiznit. It's a Shiznit. That's the name of the band. Oh, was it? Yeah, Shiznit. Paano naging Chicosci? Si malaking factor si Jameer. Pero ano na to? So later on na to. So ang dami nangyari within in a short span. So 3 years. Oh, mga 3 years lang to eh na sunod-sunod pak nangyari. So eventually we made a 3-song demo. Then nakilala namin sila Slapshot Boys tapos how? Paano nga ba? Si Sunny kasi. Okay, so kaya kami close ng mga ng Slap Boys noong time na yun. So eventually inevitable naman na meet namin ng tawag nila anong tawag sa kanila dati? So Greyhounds, Cheese, Slapshot. At wala pang slap, hindi pa Slapshot eh. Zoom. Basta yun yung parating magkakasabay. So inevitable na makikilala namin at makakasabay namin kasi new metal lahat eh. So you're looking for a guitar player. Tapos si Chi nag-suggest na si Sunny, merong gitarista na ano. So pumunta lang siya sa isang jam session namin. Hindi pa pala. Bago pa siya pumunta ng jam session, birthday party ko, dumating si... Yan, nandun lahat. Ito na, dito na nagsimula yung katipunan sina na sinasabi mo, Rayms. May nakapunta ka dun eh, yung mga parties dun sa... Sa building. Dun sa building. Oh, yeah. Shut down the whole building. May isang half ng floor, yun yung drink station, may band set up. Tapos lahat inuman, di ba? So nandun lahat ng kaeksena nung time na yun. So dumating si Sunny, lasing na, wasak na. Tapos takot na takot kami kasi parang, oh, who's this? 6-footer na si Sunny. He's what, 6'3"? Skinny, we're 17 at the time. 16 or 17 at the time. And here's a wasted young adult. Kasi considerably older sa amin si Sunny. Maybe 5 or 6 years. So, takot kami. Pero sabi ni Chi lang na ano. Hindi, sige. Kung exchange kayo numbers, tapos punta yan. Okay, mag-alala. So, yun, nanalig kami ng konti at nagpakita si Sunny sa audition. At na-hire siya. At dahil sobrang close nila, parati namin sila nakakasama. Tapos, tinulungan nila kami sa demos. Ang favorite demo story ko is, so you're shopping around the demos. At that one battle of the bands that we did not win, we placed second place, the daughter of one of the XX at Octo Arts saw us, called me the following week na if we were interested in a label deal. So we get the meeting, send demo. So si Jameer na yung kicker. Tawag siya sa... kasi at that time, EMI na ang Slapshot eh. Marami na tayo na skip, pero ito yung nangyayari. So EMI na sila, pasok siya sa office, si Boss Bob Guerrero pa yung A&R of the boyfriends. Oras. pinapahinggan yung demo namin. Si Jameer, kasama lang namin the weekend kasi siya yung nag-refer ng studio. So alam niya yung demo, so daan lang siyang ganyan. Lapit siya sa pintuan. Boss! Yan ba yung bago Slipknot? Ganda! Sinadya niya ba yun? Following week, we were signed. Boss Bob, yan yung Slipknot. Yan yung Chico Science. Yan yung bagong banda na gusto namin sign. So the name was, so maraming suggestions sila na ano, Mad Scientist,
mad scientist yung naalala ko na ano na suggestion lang name. Tapos suggest nino ni Jamirion. Okay. So yung demo walang name. Ha? Yung demo wala pang name o oh. Nene, this is right before right before giving the demo. We were big fans of Soulfly ni Max Cavalera. And then nakalagay lang doon in loving memory of Chico Science. So, sa amin nagstick talaga yung Chico Science na ano. Eh wala naman may Google, may hindi pa Google na ba yung ano noon? Ask pa, Jeeves. Yeah. Huh? Ask Jeeves. Or maybe so it was hard to get information at the time. But the following year medyo madali na. So this specific year na ano parang okay, we can Google. Oh, it's a guy, it's a person. Yun lang yung alam namin. So first album Chicosci, Chicoscience. Tapos linagay namin yung ano, linagay namin yun na yung band name, school, parang ano. Lo and behold, nung lumabas na yung first album and everything man ano. Sobrang sikat pala nitong Chicosci na parang Francis M pala siya sa Brazil. Rapper pala siya na of guitarist, sorts. Kala ko gitarista. Hindi. Ano siya? Very charismatic leader of sorts na nag-lead ng batalya. mga nakaw zombie yung pangalan ng grupo niya eh. Bateria. Bateria. So, nakaw zombie yung pangalan ng bateria niya. Tapos siya si Chicosci na very charismatic leader. Like, fuck. If we're gonna... Nung may Google na, syempre, kung mag-Google ka ng Chicosci, yun yung unang lalabas. Hindi kami, di ba? So, doon na nagsimula na, okay, Chicosci na tayo. Yung ano. People forget, when we did that first album, we wrote the songs at 15 and 16, got signed at 17, had our parents sign our contracts with waivers. And we feel we've always felt that it was a very high budget demo. Or that's our first demo, yung si Revenge of the Giant Robot. Yun yung in my mind that's how it works out. So especially ngayon, di naman gets ng kids na what, you have a record label and an album at 17. Dati mas normal yun, pero rare din, hindi naman lahat. Hindi ba? Who else got signed before their 20s? Very, very rare. Eh. Okay. Ayun. So, yun. We were the runt of the pack, so to speak, at the time. So, syempre, halo-halo, ma-endeared sa ibang people. Pwede, you get picked on. You get, yun yung ano. So, yun yung basic story namin. Saan yung ni-record and who produced it, the first one? First album was recorded in Tracks. Which sounded great. And the producer was... kasi barkada nga namin Slap. So, Louie and Kiko. Louie Talan and Kiko Reyes. Francis Brew. By way of... Akala ko si Kiko ng EMI. Hindi. Francis Reyes. Si... Ang Prudu parang EP si Richie Fidelino. Ano ba nangyari nun? Yeah, basically, yun yung ginawa namin. Hindi pa, wala akong alam at all with tone or ano. Like, I'm not even gonna lie that yung kung ano may effects pedals, ginawang doorstop ni Kiko. Literal, ginawa niyang doorstop yung effects pedals ko sa tracks. Tapos ginamit yung mga settings niya sa AX1000G niya na bagong-bago at the time. So, it's basic. If you're listening to any of the first album stuff, it's the Dawn playing new metal. Yun yung ano. Louie taught us a lot about ibang story rin to, yung ano growing with the producers, which inspired me eventually to produce my records with other artists. Yung time na yun, si Louie taught me a lot about locking in to a groove. There's a song in that first album, Soy. So it's a single line riff na medyo four on the floor yung ano. Tapos yun yung first time ko na unlock na. Okay, dito yung concept ng sugod and laylay. Were you rushing or dragging?
yun yung ano, parang si Louie parang, okay, eto kabit. Parang papakita niya yung sections na dito kabit ka, dito hindi. Tapos doon ko palang na, which is funny because in the following record, so medyo na-obsess ako doon sa sobrang kabit na kabit na kabit na robot na pati papagalitan yung bandmates na yung bass hindi umigsakto. Which is baliktad kasi I started lessons with Aya Yuson and tried to study jazz and wanted to incorporate some of that in the second record na si Raymund na yung nag-produce. And there were sections on a song we call Takatak or Sound and Taste na has a jazzy section and Raymund was trying to coach me through it. But I was playing the right chords. So I was playing a bunch of diminished flat fives. Na basta tama yung theory. Pero hindi ko pa nagigets yung matandang nalalaglag sa tempo feel. So pag tinutugtog ko parang keng, kerere keng, kadadadang, kadadadang. Ganun ko siya tinugtog. Tapos parang hindi ko ma-figure out bakit hindi siya tunog jazz. Tapos yung pala, dapat yun nga, yung totally complete reverse ng turo ni Sir Louis, isabi ni Rayms na ilaglag mo tong ano, pwede mo unahan. Yun. So, doon ko na nakita yung concept ng floating tempo naman. Yun. So, there. Yun na yung ano eh, at the time, bago lang sino J. Dela eh. Diba? Bago lang yung mga roots eh. Oo. Oh. Tapos doon pala. Pati doon, ano, pati yung pupug. Pupug na one. Oh, doon pa lang natin na-discover. yung mga ganun. So yun, unti-unti. Nagpapatong-patong na yung concepts. Ano. Yeah, that's part of the musical journey. Darin, anong age mo na-discover ang Chicosci? Mga 99, 2000. Ganun. Nung paglabas ng Revenge of the Giant Robot. October 2000. Yeah. Ano ka nun? Anong age mo nun? 15? Parang younger ka ba kay Mong? Younger ka pala kay Mong, ano? Yeah. So yun. Tapos after nun, pati Methods of Breathing, sinundan na rin namin tuloy-tuloy na. Yeah, astig. Actually, yung ganda nung kwento nyo about yung production sessions. Nagkakilala tayo Mong dahil through Slapshot din yata eh, ano? Hindi, ako naalala ko talaga. Okay na Mark. Hindi rin. Hindi rin. NU Christmas show? Alternativity. Nagkasabay ano, at kinausap mo ako dahil Kiss guitar. Tama mo, Jegso. Guitar na Kiss to, di ba? Ito yung... Yung first... mother of pearl. Yun ang first encounter. First words, ano. Pero ang first encounter namin sa'yo... Pero acoustic yan eh. Ha? Yung Alternativity acoustic. Hindi kami eh. Nag-acoustic. Kasabay namin ang ano, number one song at the time was Ciudad, si Pilio. Sino yung magkasabay? Sa ano ba yan? Sa Galeria? Marikina. Riverbanks. Sa Marikina, Riverbanks. Riverbanks. Hindi siya acoustic. Hindi acoustic. Ano kasi traditionally yung Alternativity acoustics show yeah. Nila yan. Oo, naalala ko rin. Kaya nagulat rin kami na tumugtog kami dun sa gig. Yung sa kung production, kung producer, sa Galeria hapon, na yan. Naalala ko na. Hapon. Oh, hapon. Exactly. Hapon. Sa Riverbanks. At yun talaga yung sinabi mo. Jegs. Naalala ko yung show. Kasi dalawa yung drummer nyo. Yun rin. Yung mga pinapansin nyo nung time na yun. Tapos ang ano, yung ending, nakasabay namin kayo sa, I think it was an axe event sa Robinson's Galleria, kung saan yung Power Books eventually. Sa taas. Basta events place yun dati. Tama. Tapos, lahat, pansin nyo lahat nung binago namin eh. Hindi kami naka-baggy pants. Hindi Ele pants. Naka-hollow body guitar ako. Lahat pinansin. Tapos, tinugtog namin Paris for the first time ever. In a public ano. Tapos,
yun yung mga eventually naging barkada. Sila Vin, sila Jason, nandun lahat, Kabalya, ikaw, si Diego Cas walang, hindi, nandun si Diego Cas. At the day after, tinawagan mo ako, gusto mo produce yung next album. Yun yung naalala ko, na ano, na story ng paano tayo nagkakilala. Naging sandwich si Mong kasi naging housemate mo si Diego. Yes. Paano kayo naging, nung that was the time when Mark was leaving. So ganun ka naging sandwich. Pero paano kayo naging close ni Diego? Basketball. Wala, hindi music. Ba't nga ba? Oo, basketball. Nagkaroon kami ng every Sunday. At ano to? Parang very early... Basketball. Oh, a very early basketball ano. So, halo to Dicta License, Happy Meals, Chicosci. Yung katipunan ano, tas mixed with some real athletes and so on and so forth. Maiba naman ako. Pareho ba kayo ng team ni Daren sa NBA? Parehong player, I guess. Parehong player. Yeah, parehong player. So, What are your, both of you, what are your thoughts sa NBA bubble? Hirap. Ako, parang, ang hirap yata maglaro sa ganong situation. Kasi iba dinidismiss nila as, di ba, parang not a real season. Pero parang mas mahirap, di ba? Kasi, walang, parang mas, parang inisip ko, mas mahirap tumugtog ng walang audience eh. So mahirap din mag-sports ng walang audience kung sanay ka sa ganun, di ba? Oh, kasi may dynamic na home court advantage. Wala na yun. You take out, which explains the phenomenon of the Denver Nuggets who came back twice. Mm-hmm. Na from down, being down 1-3. Medyo mm-hmm. imposible yun kasi isipin mo kung baliktad yun, kung 1-3, di ba? So talo na kayo dapat. Pero yung game na yun, linaro nyo sa opposing team's hometown. Ang hirap manalo nun bigla. Agree. So, pabor to actually, baliktad, pabor sa dehado. Tsaka mental toughness, no? Parang yung mental toughness naman, kasi 100 days, wala kang ginawa kundi mag-basketball lang. Wala kang family, wala kang contact to the outside world. Nakikita ba sila? Maliit lang Disneyland, so nakikita sila lahat, ano? Kayo lang, oh. Pati ano yung kalaban mo, isa lang kinakainan yung mga lugar, di ba? Oh, yun yung joke nga, di ba? Oh, I got some fresh peas from the Blazers. Parang iba-iba yung buffet nila. iba-iba rin ang buffet. Bawat team. Oh, nagkaroon rin yan. Siyempre, mga tanong, si LeBron ba pareho yung suite sa, let's say, Never nga daw siya nag-IG story eh. Kasi ayaw niya pakita na sobrang ganda nung kwarto niya. So let's say, Damian Lillard. Iba yung mga kwarto ng superstar? Hindi, eto na lang. Pwede mo naman nando ka naman, wala naman nagsabi na hindi mo pwede bayaran yung extra amenities mo, diba? Iba yung salary ng LeBron James sa, let's say, Caruso. To a peon. Sino ang recent discovery nyo dahil sa doon sa NBA? Sino yung recent discovery dahil sa bubble? Dahil sa bubble, sino mga nagustuhan ko? Baliktad eh. Mga na-realize si Kuzma, basura talaga. Okay. Jamal Murray is the real deal. Sino pa ba nagustuhan ko? Tyler Hero. Oh, Tyler Hero. Wait, sino huling nakalaban ng Celtics Heat yun, no? Sino pa ba? Na wala, malayo-layo pa si Giannis. Malayo-layo pa yan. Jaylen Brown rin, medyo malayo. Yun, yung mga... meron naman, may mga revelations. Ano palagay nyo ang cause ng downfall ng LA Clippers? Ano nangyari? Sino ang may totoong may sala? Ako kasi palagay ko, hindi ako super fan pero parang coaching error eh. Coaching, ano palagay nyo?
Yes, may coaching ano. Kasi hindi ako masyado believe kay Doc, kay Doc Rivers. Kay Doc. May meron pa siyang ano, 'di ba? May docu siya sa Netflix. Hindi ko nga like, pinapanood eh. I'm like, what, you're gonna stretch that one championship? Oh, agree. You're gonna stretch, what are you gonna talk about? When you got dunked on by MJ? Wala masyadong ano eh. Pero ako lang to. Hindi ako masyado believe kay Ubuntu. pero on the flip side of things, we go back to dapat kung regular season niya, kung regular playoffs yan na may home court, panalo sila. Na ang hirap rin, oh, comeback kings yung Denver Nuggets, pero yung the main thing that made it possible, I feel, aside from excellent play and excellent coaching from Mike Malone, tama ba? Oh, Mike Malone yung coach. Wala yung pressure ng binubuo kayo ng kalaban. Tsaka, di ba may thing yung si Kaylee Rivers tsaka si Paul George? Parang nag-cheat si Paul George on his girlfriend na anak ni Doc. So parang, syempre may friction yan kahit pa paano. I mean, nag-separate sila dati. Parang, kahit na pass. Tapos bubble kayo. Parang araw-araw siya lang makikita mo. Diba? Yun yung mga ganyan eh. Ano, eto na naman si ano, Kolokoy. So babae pala ang totoong reason. May isang YouTube channel actually, puro yun yung ini-investigate niya. Yung like yung girlfriend dati ni Kyle Kuzma, na girlfriend ngayon ni Tyler Hero, may effect ba yun sa points per game tsaka efficiency. Tapos nare-relate niya eh, meron talaga eh. Anong effects movie yun? Di ba may ganyang movie? Moneyball. Oh, pati yung kinain ng player the night before, iniimbestigahan nila. Parang si ano rin, sa casino, si Robert De Niro. Ganun siya kagaling mag-bet. Inaaral niya kung ano nangyari. Isa. Pero yung exaction, yung ano yung 21 ba yan? Ah, oo. Ayun. Ano pa yung pinagkakaabalahan mo ngayon, Mong? Alam ngayon ko, kakadiscover mo, rediscover. Ng biking. Actually, discover. Kasi, for the longest time, skate eh. Nag-skate, dari nag-skate pa kayo sa, early start of the, Skate quarantines. Pa rin naman. Nag-skate pa rin. Yung bike, bumili akong bike para makapunta sa skate spot ng mas madali. Yun yung simula nun lahat. Tapos, yung next, nakahiram akong helmet. So which meant I could go out. Tapos out medyo, of the village. Oh, so to a public road. Tapos medyo nakalayo. Tapos pwede pala lumayo dito. Tapos yun, sunod-sunod na. Pala, yun nga, sabi ni Mike, ano yan? Pataas ng pataas, palayo ng palayo. yun yung trip niyan. Tapos, so ngayon ko lang naiintindihan na, kunwari, for the longest time kasi, sandwich si Rayms at si Mike ang nagbabike na matagal na at nag-iimbita, nag-iaya. Never appealed to, I mean, gets namin. Si Jegs kasi dad niya is an OG roadie. Pero ako na hindi ko naman naintindihan ano yung rush masyado. Kunwari, hindi ako si Mike magyaya mountain bike tsaka downhill. Number one, hindi umiilag yung puno. Number two, hindi ako mahilig sa camping masyado. Mahilig ako mag-hike, mamundok in that sense, pero not really in the whole camping side of it. Yung mountaineering side. Yun yung mountain biking na trip nila Mike. Tapos basically wala nag-road, walang roadie sa atin, 'di ba? Yun yung sa sandwich. Tapos nung roadie meaning road bike. Walang racer, walang racer pag Pilipino. Racer. So yun napaka ano rin, nakakalito rin, 'di ba? Pag sinabi racer, 'di pabilisan lang. Nung when I started meeting all the Shimanongs in our area. Kasi medyo I live near yung una mong bike single speed pa na bike eh, diba? Oh,
na it's basically a road bike without gears pa rin. Kahit yung kasi Pinarello mas has won the, kung tanggalin mo yung mga Lance wins kasi Trek yan eh. Yeah, Pinarello has won the most in recent Tour de France. Oh, na TDF. So yun, so it's a single speed racer, sir. So yun, nakilala, I live near a well-known loop or practice spot. So ang dami ko nakikilala at nakasama ng mga Shimanong. Social distancing, of course. Tapos yun, doon ko lang na-gets na, okay, the goal is, yung pinaka-basic is to go the farthest, to maintain your fastest at the farthest. Parang ganyan, yun yung basic-basic of it. Tapos na-enjoy ko. Parang, okay, punta tayong Naik, punta tayong Caybiang, punta tayong Marikina, padjak lang. And, hindi ko ma-imagine dati. Tapos, sa inyo, wala naman nag-iaya kasi sa inyo ng ganun type of ride before. Hindi, hindi din. Ako hindi mahilig. Si Mike naglo-long distance. Ako dito lang sa inyo. Ikaw, anong type mo? Riding with buddies or solo ride? Kasi ako, mas solo, pero since the start of the lockdown, ang dami nang nag-iaya. So, parang pareho na. Pero, for the longest time, trip ko yung solo lang. Ako solo rin. Ride. Kaya ko rin na. Ka oh, solo ride. Kaya ko rin na gets. Yun Darren, kailan ka bibili ng bike? Maybe, I think soon. Ay, meron ka dyan! Meron ako, pero mountain bike. Hindi mountain sure. bike. Hindi Sumama sure. ka na sa Thursday sa Circulo Verde. Mong niyaya ka na ba ni Bajaw? Hindi pa. Wait, may na-skip tayo. So, si Darren contacted Sandwich about the signature guitars. Yeah. And then you eventually now work for D&D. Paano nag-start yan? I weaseled my way in. No. parang pinag-usapan namin ni Darren for the longest time with the T-Rex. Kailan ba? 2015? Yeah, 2015 to 2016 more or less. Medyo lightning in a bottle yung phenomenon na nangyari with the signature guitars. Leading up to it, parang kahit si John who builds the first prototypes that we had or still have, parang naka-perfect timing lang na it was also the time na I set aside time and studied what goes on in a guitar, a rig. Why do certain tones sound better? Why do people understand certain guitar things? Or why are certain things easier to play? Or why is it comfortable? Or why is it... So yan, as opposed to the first record that we did, sabi ko na basically si Kiko Reyes gumawa ng lahat para sa akin dun sa first album na yun. So hinog na hinog yung I guess knowledge base and interest nung nagkakilala tayo nila Darren na, oh, I know exactly what we can do. I know exactly how we can go about things. And may naskip pa na at one point I worked with a fast moving consumer group company type of company, so may mga naiintindihan rin ako at a certain level about supply chain, manufacturing, so on and so forth. So when it came to the time na Darren wanted to expand into more to expand this signature line thing and overall guidance rin. Kailangan din namin ng ganun. Yung mga ganun. Match na match yung interest and drive namin kung saan papunta. So that's how the D&D thing
What do you do exactly for well, I know, but for the viewers, what do you do for D&D? Creative director. And so kunwari yung the new guitars. What are the new guitars? Kamikaze and Typecast. What did Queso. You do for the and Queso? What did you do for that project? Okay, at that time I was still when they were designing it, nasa I guess nego stage pa ni Darren kung ano mangyayari with the partnership between me and Darren. So I came into Kamikaze, all set na yung project, and we needed to go to the factories, and based on our experience with the sandwich guitars, alam na namin kung ano yung problem areas marketing and manufacturing wise. So we were able to we went to China and checked production, checked out factories to audition, parang sa advertising nagpapakompre kami sa ano dun sa mga factories. We see para ma-check na rin kung paano ba yung quality control in this environment, how does it work, how do they tune it, kasi may mga certain problems na kasi syempre pag bumili ang gitara, para ang una mo reaction para ang taas ng mga frets nito, ganito yung ano, masakit sa kamay yung neck, or but sticky, bakit yung mga usual ano, yung mga usual reklamo, all easily solvable if you're actually there and see how it's done. And you don't have to, yun yung mga sinosolve ko, parang you don't have to make a checklist or change the workflow ng mga tao. You can actually change it by design and adjusting from the design phase pa lang nung guitar to make it easier for the manufacturing. So yeah, that's one. Number two would be connecting people. So last year we met Turnover, the band from Virginia. And wala, nagdala lang ng mga bunch of the Majesty is our high-end label for D&D. A bunch of handcrafted guitars. May dala lang nun. One prototype D&D guitar, one handmade signature guitar. And Austin Getz, the singer and guitar player, loved it. And I've been in contact with him for the past year or so. Tapos, yun, binuo namin yung design. Over signature guitar din niya. Oh, man. So you're releasing a Turnover guitar. Yeah, our first foreign international artist. Wow, congrats. Yan yung pinost nyo nung isang araw, di ba? Yes. Is that already his prototype or stockpile lang? That's his guitar. That's his guitar. That's his signature. Production, parang production prototype na yan? Yun yung main signature handmade guitar niya. Tapos ipapadala na yung molds and yung designs and blueprints are ready to go. Medyo timing lang sa China kasi alam naman, trying times. But we're moving on with production. Magkakaroon ng production ano yun, model. Going on to the local stuff. So Typecast, I helped with quality control. Si Queso, nauna si 8 nauna ng design kasi kasabay niya ang even Kamikaze, 'di ba? Okay. Uh-huh. Kamikaze and a little bit of Typecast. Medyo magka-batch 'yan. Uh-huh. So yung iba. So hindi pa namin malabas yung sa Queso, nangyari is nauna si 8, pero eventually one of the first projects ko yan na from design ground up, yung kay Toots. A little over, almost 2 years ago, namin sinimulan yung, ano, yung design process kay Toots. So yan, a lot of back and forth. You can't do this kasi mahirap to pag production. Yung mga stuff like that. Mga little production things. And then, nahabol namin yung kay Enso. And the whole line ginamit na nila. It should be people should be able to see it sa Pambansang Red Horse Music Lab. I think they used the
the all new guitars. So that's something to look forward to from D&D. Ayun, ano ba? You guys, Chicosci play that show din, ano? The Red Horse show. Yep, yep. How does it go now in the new normal? You don't see the other bands, so iba-ibang schedule nyo ba? Or did you see everybody? No, iba-iba schedule. You'll kind of see them going in. Okay. Walang overlap halos. And medyo Back to the Future kasi I was never there. Live yan. Pagdating, di ba? Parang may kasamang ano eh. Suspension of disbelief. Mm-hmm. So there. It's hard. Parang, yun nga, parang bubble, NBA bubble. Walang audience. Which reminds me of... So, we just aired the Oktoberfest footage last Sunday? Mm-hmm. The 31st. Anyways, natandang-tanda ako yung taping invert yung nung show na yan kasi it's my first bicycle-related injury. My left hand went numb. Bakit? It was my second long ride and I changed cockpits on my single speeder. Tapos I think, tapos doon ko na the first, syempre, hindi mo naman malalaman yan until mangyari na, di ba? So mali yung, I guess the bike fit me a little wrong na millimeters lang yung difference. Sa kailangan iurong yung cockpit pa forward because the handlebars I got was thicker than the old ones. So mas malapit siya sa akin. So mas naiipit na ngayon yung dito. So carpal tunnel ko was triggered. Hindi ko nakwento, kay Mike ko lang yata nakwento to. So, I played that show numb. So, when, hindi ko ta, as in nakakatawa, parang beginner. Parang beginner talaga. Parang na stroke. Yun yung, ano, yun yung pakiramdam. Tapos, listening back to the playback, which I mixed, yun yung isang bonus ng, ano, ng playing all these virtual shows. I get to mix the material before airing. Anyways, pag playback, parang hindi ako yung tumutugtog. Parang hindi talaga. Yung mga sabit na, ha, ba't mo sinabit yun? Yun. Kaya, fuck it. I did some curing kasi wala na magagawa dun eh. Yun yung ano. So, buti na lang. Kung live show yun, nako, pinagalitan nyo na ako. Yan. So, there. It's different. So pagtapos ng song hindi mo alam kung next or magsispill ka ba. Sige, may script ka naman kung kailangan magsispill or what not. Pero ang narinig mo kasi cameras na. I'm sure ganun din sa NBA ano. pag nakahit ka ng game ng buzzer beater, bish. Nakaganon kayo. All right. So basically, show and tell, it's a way, I guess, for our guest to show rin what he's interested in or going on in his life. Parang ganon. So, ayan. that includes bicycles, ha? So yeah, perfect kasi perfect because I just received the delivery. Okay. And I'm ready to both bicycle to ride my bike and play drums as Mike Portnoy with my new bib shorts. Parang onesie. onesie. Ready na with those pads. And sinong tana kasi very sikat tong ano eh tong actually pwede ba mag screen share pwede eh sana si ano Mike Portnoy ano ba yan onesie bib short yung ano may yung parang sa triathlete dapat walang kitchen sa loob sa ilalim siya may ano. Pero ito lang susutin ko. Walang pantaas. Pero pang wrestling ganun. Unitard. Parang. Pero may protection sa
sa saddle area. Ah. Oh. Saan yung ano? Kakabili ko lang yan para sa pamangkin ko eh. Hindi, kasi sobrang okay kasi hindi nagagalaw yung ano mo eh. Private. Hindi nagagalaw. Oh. Yung pamangkin ko tsaka yung kapatid ko, triathletes, eh nag-sale sa Decathlon. Binilan ko sila ng terno sila mag-ama kasi mahirap pala maghanap ng ganyan. Na oh. Na magandang presyo. Yeah. Samba. Basta si Portnoy yung naalala ko naka-unitard mag-drums eh. Seryoso? Oh, alam mo sino naka-bike shorts lagi mag-drums? Sino? Kasi tour... Ah, bike ano? Outfit. Pati shirt. Sino? Carter Beaufort. Beaufort, Beaufort. Ah, talaga? Oh, kasi pati hat. Tour de France, ano siya eh, fan eh. Oh. Pero di ba chunky guy? Oh. Pero yun yung suit niya. Yung parang jersey tsaka bike shorts. Carry bells lang. Nasa likod kaya hindi obvious eh. Nasa likod siya ng ano eh. Ah, parang giant. Rash guard yata. Naka-rash guard siya palagi. Yun ay tsura, rash guard. Pero actually, bike jersey yun. Diba? Ano ang banda niya? Dave Matthews. Pero game changer yung bike jersey. Pag naka-experience ka na ng bulsa sa likod. Kasi sa kanila normal lang yun, diba? Pero, nauna-una, okay. Wala na akong kailangan dala. Kasi lahat kasya dun, tuwalya. Lahat, oo. Yun. Ano pa yung next mo? Show and tell? Show and tell? Yun na lang muna. ano ba show and tell? Eh, hindi. Nung nakasalubong ka namin, pauwi na kami. Pauwi kami ni Shinji. Bagong bike ba yun? Hindi, yun yung single speeder ko. Yun yung single speed. Okay. Yun yung ano yung latest bike mo? Pasok mo naman, kasha yan dyan. Latest bike. Wala naman ang latest bike. Hindi, syempre. Syempre ako lang ang nakakita nun eh. Ah, teka lang. Ito na pinakamadali. Yung picture. Oo, yun na lang. Yun yung pinakamadali. Hold on. Hindi gitara pinag-usapan eh, no? Bike. Uh-huh. Saan siya? See all. Send natin. Select one. Si Echo, kaka-start din lang eh. Pero kahit anong sakyan ni Echo, magaling siya eh. Totoo yan. Tsaka malakas. Malakas! May date nga kami. Sinam... dito sa Monterrey eh. Inabot lang kami ng bagyo eh. Sabi ko, Eko, ayoko umahon ng basa. Kasi, kasi yung pababa ang delix eh. Diba, madulas. Sabi, makakaahon tayo. Kaso ayoko yung danger ng pababa. Baka dumulas. Eh, nadulas na ako dun eh. Malumot kasi yun minsan pag madulas dyan sa may Monterrey. Dito lang sa likod namin. Oh, hassle ang downhill na nabasa. Nabasa. Tsaka my one and only crash lumot eh. Hindi handling, hindi wala kang laban eh. Kotse, bigla na lang dudulas yung gulong. Okay, pwede na yan. Airdrop. Oop, accept. Save the downloads. Then, got it. Pwede na yun, no? Ayun. Ah, teka lang. One more. Again. Kailangan hiwalay. Yon. Kulang pa pala. One more. Hold on, guys. Darren, kailan natin ito ilalabas? After mga 5 episodes, ganun. Paano nyo ginawa, kina Mel? Ilan ang binabangko nyo? Every week ko ginagawa yun.
Pero nung start? Wala. As in, paggawa ko, i-upload labas na agad. Okay, okay. Hmm. Pero wala kami video component. Ah. Okay. Yung parang record... wala itong edit eh. Konting-konti lang eh. Yung umalis lang tayo eh. No, Darren? Yeah. Tsaka may parang... Akala mo lang, oh, sakit sa ulo nito eh. Ang mag-edit. Sakit sa ulo mag-edit ng podcast. Dead air, sapaw. Kasi ngayon nagkakaintindihan tayo, di ba? Pero pag pinakinggan mo na sa pabalik, parang, nagsalita pala ako doon tapos hindi maintindihan yung words. Stuff like that. It's a tedious job, but my wife has put me through it, so... Can't say no. Okay, so... Ay, naka-disable yung screen sharing, Darren. You have to... Yan. Okay na. Hold on. Hold on. Your screen. Okay. So, I've been biking grand total of 4 months. Mm-hmm. Wow! Ready! Wow. Ito yung wow. This is my ano my stable. Yung so the first one that you were using. First one was this one. So stop share. Pwedeng isa-isa. Yeah, nag-share. Ay, nag-share ba? Yes. Ano yung naka-share ngayon? Sorry. Yung single speed. Okay. Ayun, okay. So ito yung dito na hook. So diyan rin na nag-numb yung kamay ko. one of my first longer rides. Parang, I think I went 60 or 70 kilometers on this bike. It's saan siya galing? Random classifieds. Nag-anap lang. Tapos nagkataon na... Naalala. So it's a collab between Pinarello and... Diesel. It's called the Only the Brave bike. Yun. So, I've since changed the handlebars to bullhorns. And brakes kasi oversized yung ano, yung handles niya. To the detriment of my hands. So, yan. So, yan si bike one. Tapos, the yung parang sa progress yung ginagawa ko is reward system na if I hit this milestone I can go on to the next. So ang ano ko maka 100 maka metric ba oh metric century sa single speed. So when I hit 100 kilometers I started using this guy for a week kasi yung ano ang rule ko was hindi mo na mag gears until may strength ako on that one ratio on that single speed. So this is a Merlin extra light titanium frame with Dura Ace pero old school 9 speed. So hindi tapos basta medyo mabigat siya. It's maybe half a size too big for my liking. Kasha naman ako na fit comfy naman pero wala masyadong clearance sa aking private parts. So so if you're on it, you have to be on it. You have to ride it. Yeah. Pero yung main na ginagamit ko ngayon pang harabas is this guy. So, yung Sinelli experience. Ayun, wala akong binago rito. Tapos ang only sa sagiho to. Oo nga eh, sabi ko ba't familiar yung gate? Sa sagiho.
This was at the end of one of our basketball bike rides around the city. Na-enjoy rin namin kasi yun eh, mag-ride around Manila. So generally safe yung pakiramdam kasi you're outdoors, you can't be in close proximity with your bike people, and wag ka lang makidraft yung thing. So bawal peloton, bawal yun. So with this guy, ano bang ang unique sa kanya would be, so it's a unit from Japan. It's specific to the Japanese market, pati yung color. Pero yung ano, nagulat ako is yung front brake nasa kanan instead of sa kaliwa, which is great for me kasi feeling ko ang laking bagay na nung nanonam yung hands ko ng awit nung ano dun sa isang bike. Kasi kaliwa ka nagfe-feather eh. Tapos, yun na nga, oversized yung handlebars bago yung setup. Ngawit na ngawit yung kamay ko after. So, ito, ergonomic. Tapos, nasa kabilang side na yung ife-feather mo when going downhill. So, yeah, I've taken this on some beginner climbs and stuff. Kasama si Echo, nagpunta kami, buso-buso, nasa Rizal na ba yun? Di pa. Antipolo. Rizal na yan, no? Rizal na. Ayun. Balak namin this week go farther pa Sierra Madre na. Wow. Deeper into Sierra Madre. Sana yung ano, next goal. Tapos yung in my journey, I'm on my fourth or fifth day on clipped in the bike. Wala pa naman akong mishaps. Mga binabasa ko usually kasi pag cocky ka na ano, I can't fall in these. Saka ka babagsak eh. Doon manggagaling yung semplang eh. Kasi makakalimutan mo na clip in ka. Pero yung first scare ko, nakakatawa is, so syempre, di ba, unclip, naka-unclip na ako. Dali lang pala. Pero yung lean ko pakabila. So, shit! Naka-unclip yung paa mo, pero yung nagpo-fall yung bike papunta sa side na hindi ka pa naka-unclip. So, okay, gets. Ganito nalalaglag mga tao dito. Ayun. Sana trial by fire ako. Kasi diba last week, RFID, yung mga haba ng pila, mega traffic in, ano. Eh, I live near one of the more accessible ones. So, traffic, diba? Pero pag alis ko ng bahay, syempre wala pang traffic kasi umalis akong nagsimula ng ride mga 5 a.m. 5:30. So pagbalik ko mga 3 hours. So mga 8 a.m. traffic na. Tapos ahon pa uwi sa amin galing kung saan. Ay ko pag tumirik ako sa ahon, imposible 'to. Kasi naka-clip ka. So on my left, Optimus Prime level trucks. On my right, wet cement from construction. So ako parang hindi ako magkukunwari. Papadyak ako sa naaayon lang. Tanggal ako, lakad ko yung ahon dun. Mahirap na eh. Yan, that's my show and tell. All right. Thank you, Mong, for spending your morning with us. Nakaride ka ba today? Wala, ano muna ako. In 2 days, I will. Rest day. What do we expect from you? I hope to see you soon. Yes, sir. Sana ano? Naman. Magkabanda tayo eh. Magkabanda tayo. ano ba? More gigs. In the meantime, if anybody needs some scoring, I have been doing that nonstop for the past 2 months. Do you also do arranging and mixing gigs? Okay, arrangings. How do they find you? DM me. I'm on Facebook, Mong Alcaraz. IG at Mong Alcaraz. Email miguelalcaraz81@gmail.com. Just contact me and super easy to work something out for your needs. Thank you.
That's our show. Yes, sir. Darren, any final words? Sa lahat ng nakikinig, took their time out to listen to us and our first guest, Mong. Salamat and hope to see you guys soon. And this, ano, tama na tong COVID. Subscribe to my OnlyFans. Ayun. Darren, Thursday, ah? Okay, sige. Bike tayo. Bike, skate, bike, whatever. Bring whatever. Ay, ito pala, Darren. Pwede kang pumunta kahit wala kang dalang bike kasi hindi naman sabay-sabay eh. Oh, hindi pwede. Pwede eh. So, pwede mo gamitin bike ko or bike ni Shinji. Depende sa... Tapos may bike din na... May house bike, dalawa. Ganda ng bike ni Coach Vance. Oh, may bike si Coach Vance na dalawa eh. So, pwede kang pumuntang walang bike kasi hindi nga pala tayo sabay-sabay. Pwede kang magdala ng skate kung gusto mong magsubok. Anyway, great to see you guys. First episode. Yeah. Tulog na ako. Okay, good night. Off stage. Hang. Bye. Bye.